Noong unang panahon, may isang prinsesa na katulad ng lahat ng prinsesa, nakukuha ang lahat ng magaganda sa mundo. Ngunit, bakit malungkot ang kanyang mukha? Hindi niya gusto ang maging isang prinsesa. Ang tanging hiling ng prinsesa ay maging karaniwang tao. Maging isang ordinaryo. Posso rifarla? Huwag na po. Ay! No, signora. Non si preoccupi. È ovvio che ha bisogno d'aiuto. Ako na. Maraming salamat. Wala nga naman. Salamat po ulit, signorina. Servi il pane. Abbiamo ancora del Brunello? Sì, ne apriamo. This is in our belief history. That democracy is the answer to everything. The justice dictator. Inatasan na ng Malacanang ang Department of Foreign Affairs para isagawa ang forced repatriation ng ating mga overseas Filipino workers na ngayon ay naiibig sa kaguluhan sa Ascovia. Walang ibang truck na darating dito. Ito na pinakahuli kaysa magkalina natin ito at sumakay na kayo rito, ha? Kasi nga, ang balibalita, sa labas ng siyudad, napapaligiran na ng mga rebeldyan lugar. Kaya wala na ibang sasakyan na makakapasok dito, kundi ito na lang. Kaya, sumakay na tayo rito. Ay! Kami! Sandali! Ay! Sandali! Masakayin niyo na kami! Ang kailangan lang po namin ay yung mga babae, bata at matatanda. Sumakay na kayo, sumakay na kayo. Mauna na kayo. Sige na, sumakay na kayo rito. Inuulit ko po. Mga babae, bata, kahit anong mangyari, sama-sama tayo, di ba? Siguraduhin muna natin ang kaligtasan ng mga bata. Yun ang importante. Babalik ako sasama. Sasama ako, anak. Sasama ako. Mauna lang naman kayo eh. Susunod naman si Papa. Parang train, di ba? Yung train. Tutus! Train. Tutus! Di ba? Kaya huwag mo kakalimutan, ha? Alagaan mo, Mama. Lalo si Baby Monica, ha? Ha? Okay. Baka ayaw ko din nangyari sa'yo masama dito. Sweetheart! Ito lang ang masama. Ito lang. Walang mangyayaring masama sa akin dito. Magkikita tayo sa Pilipinas at doon magsisimula ulit ang ating pamilya. Pangako ko sa'yo. Walang luha. Walang luha. Just go back to the train, please. Well, yeah. You're in the hurry, sir. Walang iiyak ka, walang luluha. Ang umiyak pangit. Let's go. Thank you.
Ayaw ko na ito. Anong ginagawa mo? Alam ko na. Kumanta na lang tayo, ha? Sikreto ang bumabalot sa kanyang pagkatao. Nawala naman talagang lugong-gaw ang nananalaytay sa ugat niya. Vaya ka man sumayeta, Chinmaya. At sa kapila ng palasyo at pumikinan ng mundo na nakapaligid sa kanya, ang ating prinsesa ay galing sa pamilya ng mga ordinaryo. A quarter of the country's population has been displaced by the war. Most of them are staying in refugee camps along the border areas. We're going to a camp that has about 250,000 of these refugees. I hope your organization can help us, Mr. Marquesa. Let's see what we can do. In the meantime, show me the camp so I can have a better grasp of the situation. We did set up emergency medical services in makeshift hospitals like this. But there are just more refugees every day. Either sick from disease or injured from the conflict. For now, we can still meet the demands. But we're afraid. Coming winter, we're running out of resources. Many will perish because of disease or malnutrition. She just came in, one of the thousands of children orphaned by the conflict. We're working with international agencies to find a home for her. A family who would raise her as their own. She likes you. I think you should adopt this one. Thank you.
tornato. Hai fatto buon viaggio. Luciana. Mi occupo io delle valigie, signora. Grazie. Che cos'è? Luciana. Meet Serena. Our daughter. Ma cosa stavi pensando? You're adopting a child without asking me first? Ma chi sono per te? Sono tua moglie! Non puoi decidere da solo! Io pensavo che ne saresti stata felice. Non lo sono per niente! Portala via! No! Non posso farlo. And I will not do that. E perché? Because this is the only way for me to become a father. Because sadly, I had the misfortune of having a wife who could not bear a child. At ang buong kaharian ay napuno ng saya, ng pagmamahalan, bughaw man ng dugo mo o ordinaryo. Come sta? Sta bene, Roberto. Sigurado ka bang mag-retire na? Ay, baby na ako. Pwede mong alagaan. Gusto ko man, anak. Pero sapat ng isang Marquesa na napalaki ko na. Yung konting panahon na natitira sa akin, eh, gusto ko naman igugo sa pamilya ko doon, sa Pilipinas. Noon, pero ko party. Meron akong ibibigay na bagong kasambahay sa'yo. Yung doon din sa bayan namin nakatira. E una buona donna. E lavoraturo. Nanay. Si? Do you think I can be a good father? Basta, huwag mong kakalimutan ng mga itinuro ko sa'yo, ha? Cosa c'è? Do you want something? No. Buona storia? You want to story? Yes! Oh, mamma mia! You want a story? Ako din! Favorito ko ito. Me la raccontava sempre nanay. Non un panahon, ma isang prinsesa. Nakatulad lang lahat ng prinsesa. Na nakukuha ang lahat ng magaganda sa mundo. At dumating ang panahon na iisa na ang awit ng kanilang mga puso. At ang buong kaharian ay napuno ng saya, ng pagmamahalan, bughaw man ang dugo mo o ordinaryo. Tapos na. Tulog na tayo. Isa pa, papa. Dai, ancora una storia, huh? Papà? Again? Però dalawang beses ko nang binasa sa'yo. Pero gusto ko pa, papà. Please. Please. It's late, Serena. Please. Basta, Serena. That's enough.
Papa deve svegliarsi presto domani. Avrà una lungata giornata, eh? Dai. Dai, buonanotte a papà. Buonanotte. Buonanotte, amore mio. Ti voglio bene. Dimmi, cara. Serena, dimmi. Why do you like this story very much? Because in the story, the princess did not care about being a princess. She just followed whatever her heart wanted. Mio amore, let me tell you something about real life. Everybody wants to be a princess. Everybody dreams to be a princess because being a princess, you can have everything. Everything your heart wants. The worst thing in life is to be ordinary. Because being ordinary means you are a nobody. And no one loves a nobody. Ricordatelo sempre. Amore. Buonanotte. Non devi tollerare che parli filippino. It's a beautiful language. You, of all people, should know that. Wala namang sigurong masama if our child grows up multilingual. Diba? At isang araw, may nakilala ang prinsesa, isang ordinaryong lalaki. Isang binatang anak ng minero. Ang hindi niya alam, ito rin ang magtuturo sa kanya ng isa sa pinakamahalagang aral tungkol sa kanyang pagkatao. Ang aral tungkol sa pagmamahal. Kuya, girl ka ba? Ha? Hindi. Bakit? Nagbabasa ko kasi ng mga kwento ng mga prinsesa eh. Na pang girl. Nagbabasa ng kwentong pang printeta? Girl na agad. Hindi ba pwedeng maganda lang ang kwento? Matulog ka na nga, Ramboy. Mamaya makita pa tayo nila Tister. Simon! Pa. Tulog na. Papa Tister. Buongiorno, Sese! Wake up, wake up, wake up! Buongiorno, Italia! Maganda ng umaga, Nanay Melts! Shhh! Naku, ano? Huwag kang maingay! Baka marinig tayo ng Mama Luciana mo na nagtatagalog ka. Papagalitan na naman ako. Remember, bawal ka magtagalog, di ba? Naku, gusto mo sabihin na naman niya, porque miseria! Pero in fairness, your Tagalog is getting gooder and gooder. My Italian is also improvement. Look, mangiare. Eat. Colazione. Breakfast. Sinangag. Delizioso. I'll cook. Yuhu! Che bello! Wake up, wake up. Good morning, everyone. Oh, bawal maghintayin ng pagkain. Baka magtapo ang gracia. Ramboy, giting na. Mon. Pupunta mo. Tiklupin muna natin itong kumot mo. Oh, mag-ilamot na tayong lahat. Mag-ilamot na. Mag-ilamot na tayo. Anak, slow down. Slower down at baka masamid ka. Marami to, hindi ka mauubusan, anak. Dahan-dahan, anak. Dahan-dahan. What do you mean by masamid, nanay? Naku, yun na nga sinasabi ko. Nasamid na. Anak, inumin mo to,
anak. Inumin mo, anak. Sige, sige. Sabi ko naman kasi sa'yo, dahan-dahan lang, anak, eh. Uy, hinga. Hinga, anak. Hinga. Ano, okay ka lang? Ha? Ano, anak? Sige. Yun ang masamid. Suffocarse. Si, senyorina. At kapag hindi ka careful with your heart, you will tigok-tigok. As in morto, morto, morto. Thank you, Nanay. But I really love you, singangap. Masarap, delisyoso. Why do kayo gusto Filipino food? Masarap naman kasi talaga, anak, ang Filipino food. Kaya ang mga foreigners, love na love ang Pilipinas. Doon sa probinsya namin, meron kaming specialty doon. Pinalayok na palaka. And if you taste it, you will really, really, really like it. Ano pinalayok na palaka? Para yung fried chicken. Oh, sige na, sige na, sige na. Yung finish-finish na pala. Baka maamoy dito. Amoy ang tuyo, danggit, ang sinanga. Darating ngayon ang lola mo. Dadalawin kayo ng papa mo. Kaya magbis ka na. Isa mo. Sige, anak. Is that today? Yes, today is the day, anak. Not tomorrow, not yesterday, but today. But Nanay, meron ako game. Meron ako football game. Culture. Ay, naku, anak. Kabilin-bili na lang mama mo. Dito ka lang daw. Magbo-beauty rest. Pero Nay, kailangan ako doon. Kailangan ako doon ng team ko. Eh, hindi ako importante. Molto importante. Please. Pero mori, please. O, sige na nga. Grazie, Nanay. Salamat. Madami, madami. Prego, prego! Uri, huwag kang mag-alat kumain. Tun, kumain ka na kumain para maging kagaya ka ni Kuya. Uy, kain ka lang na kain, ha? Oh! Bakit hindi ka pa kumain? Sumabay ka na sa mga kapatid mo. Sige na. Mamaya na lang po. Katapos po nila. Hindi, maupo ka na. Sige na. Ako na mag-aasikaso sa kanila. Saan po tinatitir? Marta, hindi po ba sila kakain? Naghahanda dahil may bisitang darating. O mga bata, we have visitors. What will you say? Sige, mga bata, kain lang kayo ng kain, ha? Huwag maglilikot. Tayo na po sa office. Nakita mo yun? Mukhang naghahanap ng mga ampon. Oh, hindi ka ba natutuwa? Eh, malay mo naman, ikaw ang makuha. Di magkakaroon ka ng nanay at tatay. Hindi naman po ako pipiliin nun. Malaki na ako. Hindi na bata. Tsaka, dito naman po kayo, Nanay Tap. Sina Sister Lucy, sina Sister Cara, kayo po mga nanay ko, at itong Buklod Kalinga, ang aking pamilya. Tama na po yun. Tobra-tobra pa nga po eh. Ang dami ko pa pong kapatid. Alam mo, makakahanap ka rin ng pamilyang magmamahal sa'yo at kakalinga sa'yo. At napakaswerte nila. Dahil alam ko, magiging mabuting parte ka ng buhay nila. Vai su, Ana. Bel 5. C'è nulla che tu possa fare, dolcezza. Stiamo vincendo contro i gol di scarto. Lascia stare. Stai zitto. Pensa a giocare. Yeah.
of you. Ang galing, Bata. Ganda ka, Ben. Galing ka. Galing ka rin. Natutuwa po kami at kinukonsider ninyo ang adoption. Ang di alam na nakararami, ang dami mga bata nangangailangan ng kalinga ng isang pamilya. Nakuha na rin po namin from the social worker ang preference nyo tungkol sa i-adopt ninyong bata. At ang nakakatuwa pa, na sa isang prospective adoptive family ay mas gusto ang mas may edad na bata. Para po kasi mas madaling turuan at nakakaintindi na. Huwag po kayong mag-alala at aasikasuhin po namin agad ang proseso ng matching. Bakit po? Alam mo, may maganda akong balita sa'yo. Hindi ko nga ito dapat sabihin sa'yo, pero na-excite talaga ako. Hindi ko mapigilan ang puso ko. Alam mo ba, yung kausap nila mag-asawa na naghahanap ng maampon, ang hinahanap nila yung may edad na. Ikaw na yun! Ikaw na yun, Simon. So, palagay ko naman, match na match ka dun sa hinahanap nila. Sa wakas, magkakaroon ka na rin ng sarili mong pamilya. Veloce! Veloce! Rapido, rapido! Nanay, nanay, nakita mo goals ko? Ang galing nga mo, di ba? Oo, anak. Ang galing-galing mo talaga. Pero kailangan natin umabot sa bahay bago dumating ang mamatpapa mo kasama ang lola mo. Dahil kung hindi, anak, pare-pareho tayong bibingo. Uwis ko to yan, anak. At pagdating sa bahay, anak, takbo ka na agad, ha? Opo, nanay. Oh. Ay, malakap! Wala ko kung sino. Nakilap ko sa puso niyan eh. At bakit? Meron pa bang ibang nagbibigay sa'yo ng haplos ng pagmamahal? Shhh! Yung bibig mo, yung bibig mo. Marinig ka ni sister mo nga dyan eh. Eh, masama ba ako nasabi? O, oh, ayan. Uy! Naubos yung lahat yung benta ng tikles? Kulang pa nga. Oh, galing ah! Eh, nay. Kanina, kumakain kami ni tatay. Naaalala ka daw niya. Talaga? Bakit? Kasi Mona yung kinakain niya. Ano yung sinasabi ng anak mo? Ano yun? Eh kasi Bingoy, kaya ako naaalala ang nanay mo, dating tinder sa panideryang nanay mo. Sige. At yung Mona doon na binabalik-balikan ko, ang dahilan kung bakit kami nagka-happily ever after. Oh, ewan ko sa'yo. Tingnan mo, pati ang anak mo nagmamana sa krumihan ng utak mo. Ikaw itong madumi yung utak eh. Hindi, ikaw nga. Tingnan mo. Ay. Simon, halika. Simon! Uy, Simon, yung tinuro ko sa'yo, alam mo na? Eh, kung sa bagay, kahit hindi mo makabisado yun, isang linggo ko pa lang natuturo sa'yo yun. Alam mo ba ako, isang taong kong kinapayan. Sige nga, pakinggan natin. Pakinggan mo nga. Two words, isang taon, tay. O, eh, ano ngayon? Inspiradong inspirado si Simon sa pagtagtag, no? Teka. Ano yung kindatan nyo niyan? Parang may nangyayari rito na hindi ko alam ah. Ano yan? Ano yung kindat na yan? Eh, baka hindi nyo na po maturuan, Mang Dudoy. Bakit naman? Sabi po ni Nanay Tap, may adopt na daw po takin. Mag-aaral na po ang tariling pamilya! Tulad nyo! La bambina Luciano si è fatto molto tardi. Stanno arrivando, mamma. È appena uscita con la sua tata. Perché? Non lo so. La sua tata non parla bene l'italiano e non se neppure farsi capire. La prossima volta voglio un'italiana per piacere.
I filippini sono lavoratori molto, molto affidabili. Tu mi fai preoccupare. Perché? Non sai nemmeno dove sia tua figlia con la sua tata. Sono una brava mamma per Serena. Mamma, ti prego. Non ho detto niente di sbagliato, Roberto. E tu, Luciana, ti prego, abbi pazienza, non fare caso a quello che ho detto. Io mi preoccupo per la nostra famiglia. Serena, un giorno, porterà il nome di Marchesa. E tutti noi sappiamo che lei non è della famiglia Marchesa. È stata adottata. E quindi non ha una goccia di sangue di Marchesa nelle sue vene. E per questo voglio che la Suede sia educata bene e che non infanghi il nostro nome della nostra famiglia quando sarà cresciuta un domani. Serena. Serena. Serena, tesoro mio, pag-usap tayo. Totoo ba yun, Papa? Na hindi mo ako anak? You are my daughter, sweetheart. Hindi ka man kaalin sa akin. But in my heart, you will always be my daughter. Mi dispiace tanto, tesoro mio. Volevo dirtelo. Cercavo solo il momento giusto per farlo. Tamanna. Sige. Papangit ka, kagaya ko. Kung gusto mo, ikukwento ko sa iyo ang lahat. Kung paano ka dumating sa buhay naming na mama mo. It was exactly 8 years ago. When I was sent to a country ravaged by war. When I was sent to Moscovia. Dapat tayo maging masaya para sa kanya. Eh, na magsimula kang maging kusinera dito eh. Eh, nadatnan na natin yung batang yan, di ba? Bakit nga ba walang umaampon sa kanya? Eh, kasi nga, di ba, sakitin nga siya. Naoperahan dahil nagkabuhul-buhul yung bituka niya nung sanggol pa lang siya. Kaya nga siguro nahirapang hanapan ng kamatch na pamilya nung baby siya. Kaya nga, dapat maging masaya tayo para sa kanya. Dahil sa wakas, magkakaroon na rin siya ng sarili niyang pamilya. Palapit na kasi sa akin yung batang yan. Siguro, kung nabuhay yung bunso nating si Vicente, halos kaidaran niya na rin si Simon. Banal na ato, gantong gabayo, natatawa ako, Come sta? Si riprenderà. Cosa le hai detto? Everything she needs to know. At least she now knows.
Sooner or later, you would have had to tell her the truth. You should have been there with me. You're more than capable of talking to her, Roberto. Yes. But you should have been there with me to reassure her as a mother. To tell her that she's still your daughter, no matter what. Non piace tuo tono, Roberto. Now you sound like your mother, that I'm not doing enough. Let me remind you that if it were not for your mother's big mouth, we would not be having this problem. I'm not blind, Luciana. Since the moment she came into this house, you haven't shown her a tinge of affection or love. Dai la colpa a me? You adopted the child without even asking me first. You didn't even think how I would feel. It's been years, Luciana. Can't you still accept the fact that now she's part of our lives? I have accepted that. What I cannot do is to love someone you forced into my life. Sorry. Alam mo ang ibig sabihin nun? Pagdating ko dyan, bubombahin natin ang koridor! Oh, sige na, sige na. I-kiss mo na lang ako sa mga pamangkin ko. I love you, honey bunch. Ingat ka. Sisi anak. Bakit? Nanay, pwede ba ako dito? Sabi ni Papa, hindi niya alam kung sino ang tunay na mama at papa ko. At baga daw patay na sila sa war. Ngayon naintindihan ko na bakit hindi ako gusto ni mama at ni Nola. Kasi hindi naman ako Marquesa. I'm not even an Italian. Sisi anak, yung sa mama at lola mo hindi ko kayang sagutin. Pero di ba, yung papa mo, mahal na mahal ka niya? Sisi, makinig ka ha. Ito yung aral na natutunan ko sa buhay. Hindi mahalaga kung ilang tao ang nagmamahal sa'yo. Ang importante, may nagmamahal sa'yo. Hindi rin nasusukat ang tao sa kung ilan ang nagmamahal sa kanya o ilan ang kaya niyang mahalin. Ang mahalaga ay yung kaya mong magmahal ng totoo. Yung pagmamahal na walang pag-iimbot at higit sa lahat, walang kondisyon. Gets mo ba? Kasi kung hindi, papatranslate ko sa Italiano. Medyo po. Alam mo, anak, kapag ako nalulungkot, dinadaan ko na lang sa kanta. Big joke, Queen yata to. Natin ito, anak. Paborito ko to. Ito yung palagi kong kinakanta. Mayroong lungkot sa iyong mga mata at kay bigat ng iyong tinadala. Kahit di mo man sabihin, paghihirap mo'y nadarama ko rin. Narito ang mga palad ko. Handang dumamay kung kailangan mo. Thank you! Asahan mong meron kang kaibigan, laging tapat sa'yo. Ano? Dali! At kung kailangan mo ako sa oras ng iyong pag-iisa, kung naninimdim, asahan mo ako'y ay darating. Kung kailangan mo ako sa oras ng iyong pag-iisa, pusong kay tamis,
Diyos. Kailan may di kita matitiis. Happy birthday, anak.